nagluluto lang ako ng aking ramen. Pinapainit ko lang na mabuti yan. Tapos, ito na yung aking drip coffee. Yan. Tinatamad akong mag-brewed coffee. So, ito na muna. Tsaka ang dami namin ganito eh, drip coffee. So, dito sa ramen, ang nilagay ko dyan, beef, egg, toge, golden mushroom, tsaka yung mismong ramen. Yung ramen pala na ginamit ko is this one. So, napakita ako na ito sa vlog eh. Yan eh, yung ganyan. So, there. Tsaka sinadya ko sa maliit lang para mas malasa at mas maluto siya. And girls, tinitry kong itang clean to. Washing machine, ito yung pinindot ko. Tank cleaning. Mukhang malinis naman yung tank namin, oh. Wala akong makitang dumi. Kasi nilinis ko yung filter niya, oh. Tapos meron na naman tayong toiletries. Dala ni Javi. Lalagay ko to sa ziplock. Again. And ayan, girls na, separate ko na sila. Yan na siya. Tapos ito, nalagay ko na sa ziplocks. Ang daming mga sabon. Oh, sabon and toiletries. Ako, di ba yung unang batch, pinadala ko na nga sa Pilipinas. O, intayin natin kung gaano kadami yung ma-accumulate natin this year, end of this year. So, ito naman mga hairbrush. And ito, mga shower caps. And ayan, cottons, tsaka tantali. Ito, toothbrush. Ang dami na. Tapos, ito mga sachet, tapos chopsticks. And then, ito mga body towels. And then, ito razors. This one, ito yung pang disposable, like yung straw. Again, pinagsama ko na, tsaka yung pang coffee. Good afternoon, candy lovers! Today is May 28 and 4:10 PM na. Late na ako nakapag-vlog kasi first of all, late na ako nagising. Second, nag-ayos na muna ako ng mga kalat dito tsaka yung mga dinala nga ni baby na toiletries. And then, sinabi ko rin kay baby talaga na aalis ako dahil bibili nga ako ng mga veggies. Ganyan dahil nga may bisita kami. And I think ngayon din dadating si Ray pero bukas kami magkakaroon ng dinner dito sa bahay. And then, Sunday manonood tayo ng game. Nakakatawa lang kasi dapat susunduin ko talaga si baby sa train station. Kaso nga, late nga ako na gising. So, medyo nagtampo ang Tito Jeff nyo, kaya babawi tayo ngayon. And, nakakatawa kasi, hindi ko naman namalayan, no? Pero yung color ng shirt niya kanina, ganito. Tapos ngayon, ito yung suot ko, di ba? In fairness naman, no? Kahit na nakalong sleeve ako, pero super nipis neto and very flowy siya. Si Tito Jeff nyo ang bumibili ng aking mga damit. Eh, I think sa ano to eh, Forever 21, nung shopping siya for me. Tapos may hood yan eh, ganyan. Teka, ayoko mag-hood. Ayoko rin mag-cap kasi since hindi naman na masyado mainit ngayon. Pero maingay dahil ngayon construction nandyan lang. So pagpasensya nyo na yung chismis sa aking face, yung dalawa na yan. Pero pagaling na yan, kinover ko lang ng makeup kasi nga, nadyajaya ako. Pero magpa-face mask naman ako. Anyway, parang gusto ko rin pumunta ng serya ngayon. Tsaka nung Kotobuki Milk Tea. Kasi diba nung last time, nagdala si Javi nung milk tea na binigay sa kanila. Nakalimutan ko kayong i-update. Kasi hindi ko siya agad na inom. Parang kinabukasan na. Tapos hindi na ganun ka okay. Kasi matigas-tigas na yung pearls. So, ganun yung nangyari. So, yun. Malapit lang kasi yung Kotobuki Seria. Tsaka yung second na Daiso. Yung medyo malayo. Yun. Malapit lang sila sa isa't isa. So, yun yung bala kong puntahan since naka-get up naman na tayo. Tsaka mamaya pa uwi si Javi kasi 6 PM game. And nga pala kahapon, retouch ko lang tong hair color ko. Ayan, oh. Kaya medyo matingkad-tingkad na siya ng konti. Pero kung mapapansin nyo, parang more on the blue side, ba? Diba? Kasi mas madami yung natirang blue. Meron pa rin namang purple. Pero, ayan. Gusto ko na rin siyang maubos. But anyway, okay naman. Satisfied naman ako sa hair color na to. Pero mabilis siyang mag-fade. Depende siguro sa shampoo. Or, kasi everyday ako naliligo. Kaya parang siguro na re-rinse niya lagi yung hair color. So, yun lang. Update ko na lang kayo later. Girls, kakabalik ko lang. 5:45 na. Pagod talaga ako. Hay nako, natatawa ako sa sarili ko. Sabi ko talaga, konti lang yung bibilin ko. Tapos,
girl. Pagkatapos ko sa wet market, dumaan ako ng Daiso kasi malapit lang, as in walking distance na lang. Tatumbling na lang ako, nasa Daiso na ako. At naalala ko, nabibili kasi ako nung cup molder, ganyan. Kasi talagang pinupush ako ni mother na gumawa na lang ng puto o kaya ng cupcake, yung steam cupcake, ganyan. Try ko daw. Tapos nag-send pa siya ng links ng mga YouTube videos kung paan gumawa. Sabi ko, sige na nga, gagawa na nga din ako. Para at least, diba, ma-enhance natin yung cooking skills, baking skills. Girl, baking skills! Hindi ako nakakagawa ng mga ganyan. As in, never in my life. Kaya alam mo yung feeling na pag nire-recall ko yung dati, na parang, wow, ni magluto ng itlog na fried, girl, hindi ako marunong. Ang alam ko lang is pancit canton, yung boiled-boiled lang, ganyan. Actually, ayoko rin ng fried food kasi tatakot ako sa talsik ng mantika. Tsaka yung pag naghihiwa kasi sobrang may phobia ko. Tsaka yung sa stove, oh, girl, every time. So, I can say na good job naman sa akin kasi talagang wow, todo na to, girl. Anyway, unahin ko na muna tong sa wet market. Medyo mabigat-bigat siya pero I'm so happy kasi most of the food na kailangan kong bilhin, nabili ko siya. May listahan talaga ako dito. Actually, napasobra pa nga eh. Unang-una, bumili uli ako neto para nga sa dinner ni hubby. Sabi ko nga sa inyo, di ba, babawi tayo. Tuna. Yan. Gagawa na lang tayo ng, alam nyo na, sashimi bowl. Egg. Kamatis. 150 lang to. Hindi pa siya hinog, pero okay lang. Kasi meron pa namang kamatis dito. Tapos, nakita ko to. Banana. Ang tagal ko na naghahanap ng banana. Tapos, mura lang siya. 162. Apat na piraso na siya. Kasi usually, mga nasa 300 to 400 plus sa co-op. Tapos, sabi pala ni hubby, sa Big Express daw kasi, nakapunta na siya. May nag-comment kasi na mahal daw sa co-op mag, ano, bumili ng mga grocery. Sabi naman ni hubby, nung nakapunta siya sa Big Express, medyo limited lang daw yung paninda, tsaka hindi daw ganun ka-okay. I don't know ah, pero sabi niya puntahan ko pa din daw. So, ayun. Bumili rin ng bell pepper. Ang mahal ng mga red, yellow na bell peppers, parang isang piraso, 150. Ito kasi, 80 yen lang siya. Apat na piraso na. So, okay na rin. Ito, mahal din yung avocado nila. 162 isa. Pero kasi gusto ni hubby yung avocado na nilalagay sa salad. Asparagus, I think ito nasa 150 din. Okay na rin kasi may bisita nga tayo. Eggplant, cucumber, lettuce, broccoli, enoki mushroom pala tawag dito. Kasi sanay ako na tinatawag siyang golden mushroom. Kasi sa David's Hot Pot, ito yung tawag nila, golden mushroom. Kaya yun na yung tumatak sa isip ko, golden mushroom. Enoki pala. Tapos ito, ano ba tawag dito? Basta mushroom din siya. Toge! Ayan. So, yan yung mga napamili ko sa wet market. Ngayon, sa Daiso, hindi ko akalain na ang dami kong mabibili. Girl. Oh, ang bigot! Girl! Hindi ko talaga akalain. Yung mga plastic kasi dito, may bayad. Like, for this one, yung large na plastic bag, 7 yen siya. Pero anyway, bumili ako neto. Table, cloth, beige with film. Pang dining table dahil nga may bisita tayo. Bumili rin ako ng placemat. Meron naman kami dito, kaso good for two lang kasi kami dalawa nga lang ni hubby. So, dahil nga may bisita, gusto ko naman uniform yung color. Tsaka yung texture niya, parang silicone na plastic. Pero, parang banik style siya. Diba? 100 yen. Not bad. Tapos, ito, bumili ako ng table runner. Ito, 200 yen. Parang banig style din siya, pero parang mas plasticky, tsaka mas parang silicone yung feel neto compared dito. So, ito naman, lalagay ko dito sa coffee table namin para maiba naman, girl. So, ayan, meron ng restock ng kitchen paper roll. 100 yen, dalawang piraso na. Sa co-op, nasa 150 to 200 yen. Kasi, syempre, may tax pa rin. Minsan, may umaandar yung pagkakuripot ko eh. Na-miss ko ang ginger powder. So, bumili ako dalawang piraso. So, yan. Bumili uli ako ng bleach dahil malakas ako sa ganito. Dahil all purpose naman eh. Kahit saan naman, ginagamit ko siya. Tapos, ito. Air freshener. Lalagay ko siya dyan sa dining table. Para mabango-bango. Pakita ang gilas, girl. Bumili ako ng refill pack ng dish detergent, cooking sheet. Yan. Bumili na ako dalawang piraso na itong sweet chili. Dahil gusto ni hubby to. Tsaka mura lang, 100 yan lang. Sa Don Quixote, nung nakita ko, hindi talaga ganitong ganito ah. Tsaka parang mas maliit pa siya. Nasa 200 to 300 yen siya. Girl, sabi ko, what? What?
Tapos bumili lang din ako ng dressing. Tatry ko to. Tapos sinagahanap ako ng garlic powder na nasa sachet. Wala eh. Ito lang meron. Ang liit. Tapos meron din tayong chili powder dito. Tapos meron tayong baking powder, wheat flour, cocoa powder, and then this one, topping cocoa powder. Magkaiba sila eh. Ito, silicone brush, you know, pang bake-bake, o kaya pang oil. And ito, natuwa ako kasi pang whisk-whisk. And ito, steamer. Ang cute ng steamer nila. Ganitong klase. Sanay kasi ako yung parang pag-anun. Ito, ganyan siya. Pero, I think it will work. Tapos bumili ako ng dalawang piraso nito. Silicone food cup. Ito, tie-dye yung datingan niya. Ang cute! Nakita ko kasi si Mami, gumagawa siya ng puto. Parang ganito yung cup holder. So, I think kasha naman siya. Ayan, dito. Bumili ako nito, funnel. Tatlong piraso na siya, girl. Small, medium, large. Kasi, pag nagko-coffee si baby sa umaga, sometimes, wala na siyang time mag-coffee dito. Nilalagay na lang niya sa thermos niya, tapos binabaon niya sa stadium. Tapos, nahihirapan siyang mag-transfer. So, at least itong funnel, mapapadali yung kanyang paglipat-lipat ng coffee. And then ito, meron lang akong strainer na maliit. Sugar strainer. Pero marami pa namang paggagamitan ng ganito. Ito, chocolate cream na jam. Ayan. And then, bumili ako neto, silicone steam cake mold. Ito, 200 yen. And cute, no? Meron siyang design, parang sprinkled chocolate. Pag naisipan kong gumawa ng cake, diba? Steam cake, why not? Coconut. Tapos, ito pala, for chicken. Fried chicken. Ayan, ta-try natin to kung masarap siya. Yun lang yung napamili ko sa Daiso. And happy naman ako kasi at least, ito, magagamit natin to sa ating next baking sesh. Yes, baking sesh! Pero, lalabas din uli ako. I think, puta kong Espal, Itagaki. Dahil bibili ako ng ground pork at tsaka beef, tsaka ano pa, drinks siguro. Kasi wala sa wet market, puro seafood lang yun nandun eh. Kasi nga, request ni hubby for tomorrow, sabi niya gusto daw niya ng pasta, salad, chicken, tapos hindi ko pa alam kung ano. Bala ko rin talaga gumawa ng dessert. Kaya bumili ako ng mga ganyan, baking churbanes. So yun lamang girls, ilagay ko na to sa fridge yung iba, tapos yung iba lilinisin ko pa. And then, I'll get back to you later. So, yan na girls, na ilagay ko na siya dyan sa aming dining table. Ito na nga yung binili natin. Ayun yung air freshener. Pero baka itago ko yan sa likod niyan. Pero happy naman ako. Tapos bukas, ito, tanggalin ko to. Kasi si Ray dito. Dito si hubby. Tapos dun ako para mabilis akong makakalabas. 6:25 PM. Hala, hala, apat na sila. Nakikita nyo ba? Dalawa doon, dalawa dito. Wait lang. Hala! Itong dalawa, yan talaga yung alaga namin. Kasi itong dalawa, oh, ang taba. Tapos yung dalawa, hindi. Teka, may kita nyo ba? Ayan, oh. Diba? Ah, ang cute! Girls, kaka-uwi ko lang ngayon and it's already 7:20 PM. Nakakatuwa lang kasi nagko-contemplate ako kanina kung bibili ako ng drink sa Espal o kaya sa Family Mart. Ang mahal eh, 151 nakita ko. Tapos 158 yung mga drinks nila. Ito na naman ako si Koripot, diba? Umiral na naman. Sabi ko, wag na nga, ganyan-ganyan. Tapos malapit na ako dito, may vending machine. Chinek ko yung price. Gulat ako, 100 yen lang. So bumili akong tatlo. Para lang naman ngayon, tsaka bukas ni hubby. Ito, green tea. Not sure kung magugustuhan niya to. Ito, Suntory Green Dakara. Ayan. Bumili rin ako. Ito for myself. American Cafe Ole. Ayan. 100 yen lang din siya. Tapos, sa Espal Itagaki, ang dami na talagang tao. I tried to vlog, pero parang sama nung tingin sa akin nung matandang babae. So, sorry, kumag na nga. Tapos, nakakatuwa lang kasi, tamang-tama, niluto ko na nga yung rice, diba? Nung dumating ako, yun, sakto, tumunog na siya. So, sorry ko, okay, at least, luto na yung rice. Kasi, nagugutom na rin ako. So, bumili lang ako neto, yan, for yakiniku. Again, this one is 691 yen. Tapos, bumili nga ako ng ground pork for pasta tomorrow. 540 yen. And then, ito, tatry ko. Ganitong klaseng cut ng pork. 679 to. And then, this one is 747. Pero, discounted na daw to eh. And if lalagay natin yan sa fridge, ito, bumili ako ng mozzarella cheese. Mahal siya, 400 something. Kasi, isi-sprinkle natin siya bukas sa pasta. Tapos, ito, bumili ako ng shrimp. Ayan.
ganito klase. Ito hindi ko alam kung magkano siya. So yun lang yung napamili ko sa Espal Itagaki. Tapos nautusan ako ni Hubby na mag-withdraw sa ATM. Kaso service is not available nung chine-check ko yung balance inquiry. Kaya sabi niya siya na lang daw. Buti na lang may extra cash pa ako dito. Ako daw kasi yung CFO, Chief Financial Officer. Char. Which is kailangan, no girl? Kailangan ibigay sa akin yung budget. Kasi between the two of us, siya yung medyo magastos. Ako naman yung medyo koripot. Ngayon. Tamang balance tayo, girl. So, hindi na tayo nakapunta na Seria tsaka ng Kotobuki kasi nga wala ng time eh. Madilim na nga rin ngayon. Tsaka sabi ko magluluto pa ako. Parang mabilis silang magsara. 7 PM ata. Sarado na yung sa Milk Tea Place. So, sabi ko, sige, bukas na lang just in case or next week. Tignan natin. Kasi alam ko, for sure, mabibisi ako. So, yun lamang, girls. Balikan ko na lang kayo later. Ayan, girls, di ko matiis. Nag-marinade ako. Ayan. Experiment lang to. Pero ito na yung uulamin ko ngayong gabi. Ta-try ko lang to. Hindi ko na muna sabihin kung ano yung ingredients. Pag masarap, okay tayo, girl. Kinat ko pala ng maliit para lutong-luto. And ganyan na siya. I'm so excited, girls. Lutuin ko lang na mabuti para okay. And ito na, girls. Luto na siya. Iyagyan ko rin ng sesame seeds. Ganyan yung itsura niya. I'm so excited. Ngayon na lang ako na-excite ha. Kasi nagka-crave ako eh. Naku, mainit-init pa. Ang sarap! Bakit ngayon? Kailang. Ang sarap, girl. Namiss ko to. Para siyang tosino. Meron na naman akong bagong hahain kay baby. And I think masasarap pa naman siya. Sana. Ayan, girls. Naubos ko na yung aking dinner and I am so satisfied. As in, ngayon na lang uli ako na, alam mo yun, sobrang na-enjoy ko yung food kasi na-miss ko siya, na-crenade ko siya, and na-achieve ko siya. So, very good naman talaga sa akin. So, ito ang aking dessert. This one is the Hokkaido. Na-feature ko na siya before. Ito na lang. Nag-iisa na lang siya. Sarap talaga nito. Yung lasa niya kasi, alam mo yung parang cheesecake na nasa ganito. Tapos, pag kinain mo talaga siya, sobrang pure nung cheese na ang smooth niya, ang soft niya, ang linamnam niya. So, very good. Try natin yung coffee. Sarap pa. I like it. Mas mura pa siya. 100 yen lang. Sarap. So ngayon, iniisip ko, since 8 PM na, mamaya pa naman dadating si Hubby, gusto kong i-try yung steamed puto or steamed cupcake. If ever, first time ko talaga itong magbe-bake. Kaya, wish me luck. Okay? Ayan, girls. Mag-try na tayo mag-bake ngayon. Yung sinend sa akin ni Mama na link from Hana Cooking. Soft and fluffy banana puto. Patok pang negosyo, char. Tama-tama, may banana tayo. Ginagamit ko na, girls, si Winnie the Pooh. Nox. Ang dami kong pinanood na YouTube videos. Wala kasi akong baking soda, so baking powder. Yung iba, okay lang naman daw na baking powder. Whiz, whiz, whiz. Tsaka wala rin pala akong condensed milk. Kaya ordinary milk lang yung nilagay ko. Pero nilagyan ko na lang siya ng honey. Yung gamit ko, wheat flour. Check natin kung okay siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. Lalagay natin siya sa molde. Alam ko pangit yung angle, pero try lang muna natin to, ha? Yes, gamit ko na rin to. Tapos tamang-tama yung steamer na nabili ko. Sakto siya dito sa pot namin. Oh, teka. Ayan, oh, saktong-sakto siya dyan sa pot. Ayan, lalagyan na muna natin ng melted butter para hindi dumikit. Tamang-tama pala tong funnel, oh. Kasi, awang ko, try natin. Oh my gosh. Ooh! Kakatuwa pala mag-bake, no? Wala kasi kaming oven na pang-bake talaga, eh. Kaya, steamer lang muna tayo. Nakikita nyo ba? Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Ngayon, saset natin ng low heat. Low heat, low heat. Tsaka, 10 minutes lang daw. Takpan natin. Ito. Binalutan ko ng towel. Para daw, hindi tumulo yung water sa ating puto. Timer natin, ha? Ayan na, girls! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sana okay siya.
Mm, are you ready, girls? Wow! Nakakatuwa naman! Pero, additional 5 minutes pa. Ayan, girls, ito na yung nagawa ko. Ang liit niya. Hindi ko kasi pinuno. Pero, feeling ko okay naman. Try natin, ha? Meron uli ako. Ito, medyo pinuno ko na. Yung isa, hindi. Well, trial and error. Ang mahalaga dito yung masarap ba siya. Girl, yun eh. Teka, we'll see. So, nakagawa na rin ako ng salad ni hubby. 9:12 na. Lalagyan natin ng choco cream sa taas. Pero, bagong lahat. Tikman na muna na. Medyo nagkamali kasi ako eh. Kaya, tikman natin. Mmm. Sarap niya. Pero feeling ko, kailangan palutuin to ng konti. Pero it's moist. I like it. Trial and error tayo. Pero pag baking talaga, bawal tansya-tansya, no? Mmm. Sarap nung nilagyan ng choco cream. Feeling ko na sobrahan ko to ng flour. Kaya ganyan. Kailangan talaga, sakto dapat yung measurement. So pagbigyan nyo na ako kasi first time ko lang naman gumawa ng ganito. Mayano rin natin yan. Mapaperfect din natin. Parang naging kunchinta yung labas eh. Anyway. Ah, init. Ayan. Tatawa tuloy ako sa sarili ko. 11:05 na girls, pauwi na daw si hubby. So, hinanda ako na yung kanyang supper. Salad, sashimi bowl niya. May lemon pepper and soy sauce na yan. So, yun lang.